Isang magandang umaga o gabi sa inyong lahat na followers ni Alpha Adventure Farms. Kamusta na ho yung inyong mga kambing? Sila ho ba'y buntis na, malapit ng manganak, or hindi kayo sigurado kung sila ay buntis? At yan ang ating topic sa video na ito. Pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung ang iyong kambing ay buntis na. Gagaya ng madalas kong sinasabi, mas maganda pa rin yung meron tayong breeding program kung saan nakahiwalay yung mga box doon sa mga babae para hindi tayo nanghuhula or nang-i-estimate kung buntis na nga ba ang isang babaeng kambing o hindi pa. Naiintindihan ko na karamihan sa mga backyard farmers natin, backyard goat raisers natin, ang hindi ginagawa yung pagwawalay sa mga barako sa doon sa mga dumalaga or inahing mga kambing. Kaya ang resulta, pag nasasampahan yung babaeng kambing, ay hindi alam ng may-ari kung alin sa mga barako ang sumampa, kung more than one ang barako, at kung kailan sinampahan. Kaya ang nangyayari, napapansin na lang ng may-ari ng kambing na ang kanyang, ilan sa mga babae niyang kambing ay lumalaki ang tiyan. At ang masaklap nito, minsan nabubulaga na lang ang may-ari ng kambing na overdue na pala or namatayan na ng anak yung kambing o kaya bigla naman na nanganak na lang, no? So walang kahandaan, walang paghahandang ginawa doon sa panganganak ng buntis na kambing. So ngayon, meron akong ilang mga tips na ibabahagi sa inyo kung nandun tayo sa sitwasyon kung saan wala nga tayong maayos na breeding program at halo-halo yung mga lalaki at babae at gusto nyong malaman kung paano matatantya, may estimate ng nalalapit sa katotohanan kung ang babaeng kambing ay buntis na o hindi pa. So maraming mga signs akong natutunan nung ako ay nag-aaral pa lang tungkol sa ruminants, pero lilimitahin ko na lang sa siguro 3-4 o limang mga sinyalis, physical signs and behavioral signs, para hindi naman masyadong humaba ang video natin, no? So, unang sign, biglang lumalaki ang, hindi naman bigla, pero gradual na lumalaki ang pangangatawan ng ating inahing kambing na mas mabilis pa kaysa doon sa kanyang growth rate nung siya ay hindi pa buntis, no? Marami sa mga buntis na kambing, is yung mapapansin nating lumalaki ang katawan dahil nga doon sa lumalaki din ang kanyang tiyan, no? At yung paglaki ng katawan niya, hindi lang minsan doon sa bahagi ng kanyang sikmura, kundi all of kabuuan ng katawan niya, nagkakaroon ng laman-laman, yung kanyang mga pigi, no? Yung kanyang likuran, nagkakaroon ng laman. Hindi lang dahil siya ay merong dinadalang kambing, no? Ng anak niya. Kundi epekto yon ng kanyang pagbubuntis. So kung napapansin ninyo na 1 month ago hindi naman ganun kalaki ang inyong kambing na babae, tapos lumipas lang ang isang buwan, biglang lumobo siya, no? Na lumobo ang kanyang kabuuan ng kanyang katawan pero hindi pa naman ang kanyang tiyan, na hindi pa masyado ang kanyang tiyan. Isang puntos na 'yon, yung 1 point na 'yon para ma-estima natin na masabi natin na baka nga buntis itong ating kambing. Pero syempre hindi tayo titigil sa isang senyalis lang, no? Hindi lang natin hahanapin yung lumobo ba na hindi pangkaraniwan o tumaba ba na hindi pangkaraniwan yung kanyang katawan. Hindi lang yun ang senyalis na hahanapin natin, no? Pangalawang senyalis na pwedeng pwede nating masabi na ito'y nagbubuntis maliban sa unang binanggit ko ay yung pagbabago ng kanyang ugali. Extremes, no? Kung dati suplada yung babae mong kambing, no? Pagka ipapastol mo na binubundol ka sa paanan mo, ngayon biglang bumait. O kaya naman kabaliktaran noon, dating mabait, ngayon nangagagat, no? Meron akong isang inahing kambing dito na kapag kabuntis siya, lalo kapag malapit na siyang manganak, kapag ka yung sa collar niya dito, lalagyan ko na ng lubid kung ako ay mag-extensive management, ipapastol ko halimbawa. Nangagagat siya, no? Kapag isusok-sok ko na yung lubid doon sa collar niya, sa lusutan ng kanyang lubid.
ganun ang kanyang behavior kapag siya ay buntis, lalo na kapag malapit na siyang manganak, no? Extreme, no? Dating salbahe, bumabait, dating mabait, biglang nagiging salbahe, sumpungin. So that's another sign na posibleng buntis nga ang ating inahing kambing. Pangatlong sign naman is yung pagbabago sa kanyang gana sa pagkain at gana sa pag-inom, no? Kapag kasi buntis ang kambing, minsan yung mga karaniwan niyang kinakain na gusto naman niya, minsan ay nagbabago, no? Halimbawa, isang taon na mahigit siyang kumakain ng corn silage nung siya ay nagbuntis, no? Bigla malamya na siyang kumain ng corn silage. O kaya dati ay nakaka 2 liters of water siya kada araw. Ngayon, hinahaluan mo na ng molasses, hindi pa siya makaisang litro. So, maaaring sign nyo na siya ay buntis na. Pwede rin kabaliktaran, no? Baka isipin nyo naman puro pagkahina ng ganang kumain or pagkahina ng kanyang ganang uminom ang nangyayari pag buntis. Pwede rin kabaliktaran din. May mga kambing ako dito na kapag sila ay buntis, lalo pat kapag last trimester na, ay nadodobli halos yung kinakain nila at saka yung iniinom, no? So na-observe ko yan. Now, bago ko ituloy yung mga sinyalis na iba pa, gusto ko lang isingit na itong mga signs na binabanggit ko sa inyo ay mahahalata lang ninyo ang mga to kung kayo ay hands-on. Kasi itong mga sinyalis na kinakwento ko sa inyo ay based on observation sila, eh, di ba? Ngayon, kung ikaw ay bumibisita lang sa farm mo, kapag mag-aabot ka lang ng pambili ng feeds, may inuutos ka lang, pero hindi mo kabisado ang ugali ng bawat isa sa mga kambing mo, ay hindi mo mahahalata yung tumaba ba siya ng may kabilisan kumpara doon sa dati niyang pangangatawan. Hindi mo malalaman yun, eh, kasi hindi mo nga kabisado yung kambing mo. Hindi mo rin mahahalata yung pagbabago sa kanyang ugali. Ang alam mo lang, kambing lang silang lahat. So kung halos araw-araw ka, lalo't higit kung araw-araw pa sa kambingan mo, kabisadong-kabisado mo ang bawat galaw at pag-uugali ng mga kambing mo. Ako, kabisado ko yung mga kambing kong nandito sa site 1, site number 1. Alam ko kung sino sa kanila ang mailap, alam ko kung sino sa kanila ang kusang lumalapit, kapag alam na niyang ibababa na sila, papakainin na, alam ko ugali nila, no? So, yun, siningit ko lang yun. Ika-apat na sinyalis is yung namamaga yung kanilang yung utong, yung kanyang teeth, no? Teeth, hindi ngipin, ano, teeth, T-E-A-T, no? So, yung teeth niya, no? Tapos, yung kanyang milk bag, yung kanyang dede, mammary glands niya, medyo lumalawlaw na. Nahalatamang parang may gatas na. Pero minsan wala pa namang lumalabas na gatas talaga. Pero nagkakaroon ng parang laman yung kanyang mammary glands. At usually nangyayari yan, lumolobo yan doon sa simula ng last trimester ng ating kambing. Lalo kapag malapit na yung manganak, mga 2 to 3 weeks, 1 to 2 weeks before manganak, talagang halatang halata na yung paglaki ng kanyang mammary glands. No? So, bilang panghuli, mayroon akong isang technique na ginagawa nung ako ay hindi pa solido ang aking breeding program. Na ngayon ay hindi ko na ginagawa dahil alam ko na kung nasampahan ba ang aking inahing kambing, sinong sumampa, kailan siya sumampa. No? Yung palpation, ginagawa ko ito sa mga rabbit, no? Kapag mayroong nagpapa-estimate sa akin ng Sir JC, hindi ko nabantayan itong rabbit ko, eh. May kasamang buck kasi. So, hindi ko alam kung buntis. Baka pa naman, no? Sa palpation. Sa kambing, pwede rin gawin yung palpation technique pagka pa dun sa tiyan niya. No? Sa rabbit kasi, mayroon kang masasalat na parang tahi ng kambing sa loob, eh. Parang hulin, eh. No? Ngayon, this requires training. Kung ngayon mo palang narinig ang salitang palpation, tapos hindi mo pa alam pati spelling method, bigla mong gagawin nga, delikado. Baka mamaya imbes na kapain mo lang, madurog mo pa. Ano? Malikot kasi ang rabbit o kaya ang kambing na pinapalpit, no? May mga ganong alagang hayop na malikot. So kung hindi ka pa sanay, hindi mo pa alam paano i-controlin yung kambing, ano? Baka madiskrasya mo lang o kaya baka ikaw pang madiskrasya. Matadyak ka ng kambing, ano?
So, sensitive kasi ang ilang, karamihan sa mga kambing na inahin, buntis, sensitive kapag ka iniaangat mo dito, yung sa tiyanila. Maybe sa darating na panahon, sa paradong video, papakita ko sa inyo, mas maganda, i-actualize ko pa paano magpalpate ang kambing. Palpation, no? Palpate, P-A-L-P-A-T-E. O, pwede nyo nang i-google ngayon yan. At ano pa ba? Meron pa bang ibang ano? Oh, ito pa pala. Panghuli, pang-anim na siguro ito. Panglima actually, siningit ko lang na technique yung palpation na method. Eh, no? Panglimang sign is yung kapag hindi na siya dinadatnan ng landi o ng estrus. No? Ang kambing kasi, kapag hindi successful yung pagbibreed sa kanya or hindi siya nabreedan nung huling paglalandi niya, uulit sa paglalandi yan after 18 to 21 days. Within that 3-day window, maglalandi yan. Kapag ka hindi na siya umulit, wala nang signs ng paglalandi sa kanya, most probably successful yung pagbibreed sa kanya or buntis siya. No? So, ano ba yung mga signs na naglalandi ang kambing? Ah, may separadong video ako dyan. Iko-connect ko na lang yung video na yan sa dulo ng video na to, nasa bandang, basta sa taas nyo. Yung link na yan, i-click na lang ninyo. Or dumiretso na kayo sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Type na lang ninyo signs ng pagbubuntis or buntis or pagbubuntis. Basta may word na buntis. No? Nandun yung video na yon. Hindi ko na uulitin sa video na to yung mga signs kasi hahaba na naman ito. Okay? Now, syempre, kakaunti lang ang mako-cover natin sa maiksing video na to. Kung gusto nyong matutunan yung kabuuan ng aking goat farming management or goat management, mas maganda kung mag-register na lang kayo dun sa aking goat farming seminar. Nandiyan sa description ng video at nasa comment section pati. So lahat ng aking ginagawa, magagaya na ninyo pagdating sa pag-aalaga ng kambing. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 to 8 hours yung video kong yun. Pre-recorded ang seminar, hindi siya online, hindi siya live na online, pre-recorded, pero walang cut yun, tuloy-tuloy talaga akong 7, 8 oras na nagtuturo doon sa inyo, naka-record. Hindi nga lang siya live, pero meron kayong 30-day free technical support via email. So lahat ng mga katanungan ninyo na hindi ko nasagot doon sa ilang oras kong pagtuturo sa video na yon, sulat lang ninyo. Dahil libre ang magtanong, libre ang consultation sa akin within 30 days pagka-approve ng account nyo sa seminar na yon. Padala nyo lang ang email sa akin, whether isang tanong lang yan o 100, ipadala nyo, walang problema regardless kung ilan ba yung katanungan ninyo, ako mismo ang sasagot. So parang live na rin siya. No? Yun. Nandiyan sa description, mag-register kayo. Pagka-register within 24 hours, minsan within a few minutes lang, ina-approvehan ko na yung mga account ninyo. At meron pa siyang e-certificate. Ano? Pwede kayong mag-request ng e-certificate after nyo makompleto yung video na yun. Mag-email lang kayo. And isang buong taon ang access nyo sa video. Hindi ibig sabihin na na-approve ang account nyo ngayon, ay obligado kayong panoorin ang video ngayon. Isang taon yun. Nasa sa inyo kung kailan nyo uumpisahan, tatapusin, pero mas maganda matapos nyo within the first 30 days pagka-approve ng inyong account para pwedeng masagot ng libre ang inyong mga katanungan. Otherwise, kapag lumampas na kayo sa libreng 30-day free consultation, kung saan katutak ang mga follow-up questions nyo pala kasi nagpalipas muna kayo ng kalahating taon bago nyo pinanood ang video, may bayad na yun. No? Meron ng consultation fee yun. So, ayun, mag-register na lang kayo. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Alpha Adventure Farms. Pwede rin kayong makabili ng silage, corn silage, ng mga vitamins, gamot pang kambing, at yung mismong kambing, pwede nyong bilhin kay Alpha Adventure Farms. No? So, maraming salamat. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.